classmate, good morning sa inyong lahat. And yes, it's actually, it's good morning kasi it's around 1, ang babasa mo? It's 1 o'clock. 1 o'clock ng umaga right now. Now, ang pag-uusapan po natin, dumating ba sa point na nagtatanong tayo, ano yung meron sa mayaman at ano yung meron sa mahirap? Bakit ang mayaman, lalong yung mayaman, bakit ang mahirap, kahit grabe naman ang effort nila, nagiging mahirap pa rin sila? Now, basically, ito lang po yung isa sa sagot na napaka-importante na dapat matutunan natin. It's about the time management. Kasi kung mapapansin mo natin, ang mayayaman at mahihirap, pareho naman sila may dalawang kamay, dalawang paa, napapagod, nagugutom, napupuyat, umiiyak. In short, lahat ang nararamdaman at nafe-feel ng mga mahihirap, ganun din naman din sa mayayaman. Napo-frustrate din sila, nadi-disappoint din sila. But ano yung pagkakaiba? Pinakadulo, ano yung ginagawa mo sa 24 hours mo? Kasi lahat tayo pare-pareho na may 24 hours per day. The difference is, pansinin mo, pumunta ka sa lugar ng mayayaman classmates, sa mga exclusive subdivision, and mapapansin mo, walang tambay dun. Pumunta ka sa lugar ng mahihirap, sa mga squatters area, mapapansin mo, ang daming tambay dun. Now, basically, that is the difference. Kaya nga kung mapapansin natin, di ba, bakit walang high-end brand commercial sa TV? Hindi ka makakita ng commercial ng Lambo, ng Ferrari, ng Porsche, ng Louis Vuitton, ng Gucci, di ba, ng Ferragamo. Hindi mo siya mapapansin at makikita mismo sa TV kasi ang mahilig manood ng TV, normally, sila yung mga hindi masyadong capable para bumili ng mga high-end brands na yon. Now, ano yung gusto kong i-point out sa inyo? Classmate, ang pagkakaiba lang ng mayaman at mahirap is anong ginagawa mo at paano minamaximize yung 24 hours mo. Now, alam mo ba kung gusto mong malaman kung talagang sagad-sagad at punong-puno ang 24 hours mo? Gusto niyo po bang malaman? Last week, simple lang. Simpleng sagot dyan, kung gusto mong malaman kung sagad-sagad at punong-puno ang 24 hours mo, the moment na hindi ka na nakakapag-isip ng negative at hindi mo na masyadong pinapakaalaman yung mga problema ng ibang tao and you're so very focused sa craft mo or sa gusto mong gawin, ibig sabihin, punong-puno ang schedule mo. Pero the point na nakakapag-isip ka ng negative, ibig sabihin, may rami pang bakanting oras sa'yo. Kaya ang mapapansin mo mahirap, pinoproblema yung problema ng kapitbahay nila. Pinoproblema yung problema ng gobyerno. Pinoproblema minsan yung kahit ano pang klase, nanonood ng TV para mamroblema. Now, again, I'm not saying it's wrong. Kasi ang tama at mali, paulit-ulit naman po ako, classmate, it depends upon your goal, diba? Ang goal naman, nagdidepende kung ano yung gusto mangyari sa buhay mo. Doon nagkakaroon ng tama at mali. But bottom line for me, I just want you na maintindihan ano ang ginagawa talaga ng mayaman at ano ang ginagawa ng mahirap. Now, dulo, wala naman po masyadong kakaiba sa ginagawa ng mayayaman. Nagkataon lang, they are so focused sa craft nila na ginagawa nila yung craft nila. Talagang nagbibigay sila ng lahat ng oras na yon. Then, I will just give you example. Yung daily activities ko na today. Iba yung daily activities ko before. Actually, nabanggit ko na sa mga past vlogs ko. Right now, ito yung pinakalitas ko. Ano ba ang schedule ng isang Joseph Lim? Okay. Now, normally, I wake up around 9, 9:30 or 10. Then, doon na mismo nagsisimula yung araw ko. Now, pagkagising ko, automatic na gagawin ko, I will just drink water first kasi may tubig naman ako lagi sa gilid ng bed ko. Iinom muna ako ng tubig. Tapos, para mas mag-function ng maayos yung katawan ko. Then, after kong uminom ng tubig, medyo magmamantra. Ang mantra po, it is a repetition ng mga gusto kong mangyari sa akin. Example, ang goal ko po right now, okay, hindi ko na i-goal sa network side, dito na lang po sa YouTube ko. Ang goal ko ngayon sa YouTube is magkaroon ng 100,000 subscriber. Kaya, ang mantra ko everyday, ang sinasabi ko is, I am happy. Kasi dapat pag nag-goal ka, nagmamantra ka, dapat laging present tense. Huwag kayong mag-goal set or magmamantra ng future tense. Kasi kadalasan, hindi siya masyadong nangyayari. Yung lagi magda-diet na ako bukas, magbabago na ako bukas, kakabukas mo, wala tuloy nangyayari. Kaya dapat laging present tense. Kaya, I am happy. Yun ang una kong sinasabi, I'm happy. Kasi napaka-importante na for me, kung gusto ko rin naman mag-achieve ng goals, di ba, mas masaya na, mas maganda na nag-achieve ka ng goal na masaya ka. Rather than nag-achieve ka ng goal na sobrang stressful. Kaya number one is I am happy. Second, I have 100,000 subscriber. Okay, dito sa YouTube. Yun po yung goal ko sa YouTube. Actually, sa network side, hindi ko na muna babanggitin sa inyo. Now, dulo, yun yung pinaka-goal ko na lagi ko siyang binabanggit. Bakit kailangan ko siya banggitin? Kasi I need to convince myself na tama at totoo yung nangyayari. Kailangan ko makumbinsi muna utak. Kasi kung hindi ko makumbinsi ang utak ko, hindi magka-function ng maayos ang katawan ko at hindi pa rin magmamanifest yung gusto kong mangyari. Kaya yun yung una ko, gigising, inom ng tubig, tas mantra, then after mantra, maliligo ako. Normally, pag nag-shower ako, I want cold shower.
Kasi napaka-importante po, bakit cold shower? Pag first thing in the morning, mas maganda cold shower para ma-jerk na yung katawan mo kasi para siyang bubombahin ang lamig ng katawan mo na magpa-function ta siya lahat-lahat. Diba? Kung para siyang kape na may cafe na para lalo kang nagiging nagkakaroon ka ng extra energy. And yun ang pinaka-actually na natural, na pinaka-maganda at effective. Maligo ka sa cold shower. Yun ang pinaka. Kaya nga, diba, ang iba nakikita niyong ano tawag niyo, yung mga ibang athlete na binababad nila sa malamig na tubig kasi nagpapabilis ng recovery once na malamig. Kailan pwedeng gamitin ang hot shower? Normally naman ang hot shower pag matutulog na kayo. Kasi ang hot shower, it relaxes your body. Kaya kung gusto mas masarap na tulog, mas mahimbing, mas maganda huwag ka mag-cold shower kasi ang cold shower, gigisingin ka. Ang hot shower, i-relax ka. But anyway, balik tayo. After ko maligo, yun na, start na po ako ng trabaho ko. Normally, I started from 10 to 2.30. Okay, hindi ko na masyadong elaborate yung pasunod-sunod. Basta from 10 to 2.30, doon na po ako nag-gym. Doon na po ako nagne-network, doon ako may mga iba't ibang klaseng errands, kung dito sa bahay, ano yung mga dapat kasi kasuin yung mga gagawin ko. Now, from 10 a.m. to 2.30, doon ko na pinagkakasya yung lahat. Tapos 2.30 to 3, that will be my lunch. Okay, kasi nag-IF po ako, nag-intermittent fasting ako, hindi ako makain for 16 hours. Nasa window lang po ako ng 8 hours kumakain. Kaya, bakit naman ako nag-intermittent fasting? Kasi napaka-importante pa rin po ng katawan natin, magpahinga din po siya kumain. Kasi diba, tinuturo sa atin, we need to eat 5 times a day, diba? Tatlong meals, tapos 2 snacks. Actually, kahit yung snacks, tanggalin mo, hindi naman importante talaga yun. Now, kumakain lang ako 2 times per day. Pero lamon po talaga yun. Talagang todong kain ako. 3 o'clock to 5.30, pag 3 o'clock to 5.30, balik po ulit ako network. Okay, kasi hindi po ako nag-skip na gustong-gusto ko sa wife ko na magkakasama kami lagi mag-lunch. Yun din yung time na minsan nagkakakwentuhan pa kami, nagkukulitan. Ngayon, 3 to 5.30, network ulit po ako niyan. Okay, babalik po ulit niyan. Pag na-network, punta ulit ako dito sa office ko para gawin ko ulit yung mga errands ko sa networking, mag-call, mag-text, sumagot. Then, 5.30 to 7.30, okay? Yan naman po yung time na, anong tawag yan? Yan naman po yung time na kasama ko po yung baby ko. Pinapatulog ko mo niyan si Astrid, yan po yung nap time niya. Tapos, 7.30 to 8, preparation ko po niyan, maliligo niyan ulit ako. Kasi in preparation, kasi may talk po ako niyan normally 8. Tapos, 8 to 9.30, network ulit ako. May talk ako niyan, 8 to 9.30. Then after 9.30 to 10, that will be our dinner. Magdi-dinner naman kami niyan. Kasama ko ulit wife ko, kasama ko ulit yung anak ko, mag-dinner. Tapos, 10 to 10.30, yan yung time na sasaglit pa rin ako mag-network. Kasi bakit? Yung window na yan, yung 10 to 10.30, dyan naman pinapaligoan ng wife ko si Astrid. Kaya habang pinapaligoan niya, kasi dati sumasama pa akong maligo, kaya lang natatagalan kami kasi nga, ang kulit naglalaro tuloy si Astrid. Kaya nasabi ko, wag na lang ako sumama, siya na lang magpaligo para mabilis. Ngayon, since meron akong window na 10 to 10.30, magne-network po ulit ako niyan. Babalik po ulit ako niyan dito sa office, tapos sisingit talaga kung ano yung mga dapat ko pang magawa, mga masagot sa messenger, magawa ko lahat. Then after 10.30 to 12, yan naman po yung time na bonding namin ulit ni Astrid. Kasama ko ulit yung anak ko, nalalaruin ko siya, mag-Facebook kami, mag-iPad kami, magigame siya, babantayan ko siya. Kasi gustong-gusto niya akong katabi pag nag-iPad siya, kasi pag meron siyang hindi alam gawin, kinakalabit lang ako. Or minsan, naglalakad-lakad kami dito sa subdivision, dumalabas kami ng anak ko, nag-iikot-ikot kami. Then afternoon, from 10.30 to 12, pagkatapos naman po nun, palit naman kami. Yung wife ko naman, kanya na ulit si Astrid kasi siya na po yung magpapatulog. Ako naman, from 12 to 2 a.m., nandito po, babalik po ako sa office. Kaya actually, it's 1 a.m. na po ngayon. Mamaya may meeting po ako ng 1.30 a.m. Ang ginagawa ko right now is normally pag 12 to 1 at 12 to 2, ang gagawin ko po yan, it's either mag PlayStation, maggumawa ng video na vlogs, katulad nga na ginagawa ko, or mag-network. Doon lang po ako namimili sa tatlong yan. Ngayon, 2 a.m. doon na po ako mag-stop. Kasi 2 a.m. babalik po ulit ako. Doon na pupunta sa room ko. Kasama ko na po yung wife ko. Kasi sa Astrid, natutulog po siya mag-isa. Ngayon, kami naman ng wife ko, yun ang bonding moment namin. We started our bonding moment 2 a.m. hanggang 4.30 a.m. Ang gagawin lang po namin dyan, magna-Netflix, magkukwentuhan, or manonood. Yun po yung normal routine ko. Then after, gigising na naman ng 9 or 10 and same. Normally, schedule ko from Monday, Tuesday, Friday and Saturday. Wednesday, bawal po ako magtrabaho pero sumisingit pa rin po ako kasi yan ang date day namin. Pag nagyaya po siya lumabas ng mall, maglakad-lakad, hindi po ako pwedeng tumanggi. Yan ang pinaka-priority ko. Kaya wala po talaga akong schedule niya normally pag Wednesday except sa mga tawag-tawag, text-text kasi pwede naman sumingit. Thursday din ngayon, yun din yung time na
City naman lumalabas. May girls, may girls bonding sila. So lumalabas siya. Kaya nandito ako sa bahay, solo ako halos nagbabantay sa anak ko. Tapos Sunday naman, family time. Yan naman po yung moment ko na pumunta po ako dito sa may pinapagawa po akong isa. Tapos yung mga alaga kong manok, alaga kong mga duck, yun naman po yung pinag-aabalan ko every Sunday, maliban sa family din na nakikita-kita kami ng ate ko. Now, yun po yung eksaktong routine ko every day. Kaya nakita nyo po, classmate, na imagine mo, paano ka po makakapag-isip ng negative na ultimo ang patulog ko, naka-schedule. Tapos kung kailan ako dapat gumising. Now, yun lang, ganun ang pinaka naging sekreto ko. Actually, it's hindi sekreto. Ganun ang naging pinaka lifestyle ko simula nung day one. Ang pagkakaiba lang nung nagsisimula ako before sa pagne-network from Monday to Sunday, talagang purely network, as in network, network, network. Kaya lang ngayon, bakit pinaghati-hati ko na? Kasi because I have my wife. Kailangan ko i-maintain pa rin relationship namin and hindi naman pwede puro lang ako trabaho. And meron na rin po akong daughter, kaya I need to give time. Ang nabibigay kong oras sa anak ko everyday, 6 hours a day. Kaya nga yung classmates, sinasabi ko po sa inyo, kung single ka at may marami ka pang pangarap sa life, ay wag mo na po kayo magpamilya kasi makain po siya ng oras, makain po siya ng, syempre, gastos din at the same time, effort. Kaya kailangan nyo munang i-prioritize yung isang bagay muna bago kayo sumingit. Now, bottom line, gusto ko lang po, dito na po tayo magtatapos, sasabihin ko to na dapat i-maximize nyo. At tip ko po sa inyo, classmate, wag nyo pong ilagay yung gagawin nyo sa notes. Kadalasan at 100% hindi yan nagagawa. Ang technique dyan, i-schedule nyo po lahat. Imagine mo na lang para ka nag-aaral, classmates, sa school. Di ba pag nag-aaral ka, may English subject, may PE, may history, palitan mo na lang yan lahat ng ano mo. It's either, okay, yung history mo, palitan mo ng career. Di ba? Yung PE mo, palitan mo pa rin ng career. Di ba? Bottom line, kung alin yung pinakabibigyan mo ng time, siya ang pinakamag-grow. Kaya nga, hindi pwedeng pagsabayin basta-basta eh. If you are just starting, kahit sino naman, pansin mo sa mga showbiz, sa NBA, sa mga malalaking career, nililet go mo talaga or kailangan mo iset aside talaga yung relationship mo kasi kailangan mo silang i-prioritize. Yun ang commitment. Kaya mapapansin mo, diba, nabanggit ko naman to sa inyo, just imagine Blackpink. More than 6 years sila halos nag-practice para lang sila mapili na maging member ng Blackpink. O isipin mo lang mga Dota player, they need to play almost 12 hours a day para ma-maintain lang nila yung talent nila, yung galing nila sa paglalaro. Kasi I have a friend na nanonood din to ng vlogs ko, si Nomer, banggit ko, hi Nomer ng Singapore. Si Nomer po, isa po sa kaibigan ko na taga Singapore. And sobrang galing niya po maglaro ng bilyar. And since ako marunong din naman ako magbilyar, ang natanong ko sa kanya, sabi ko, Nomer, paano mo na-maintain? Kasi po, pag matagal ka naglalaro ng bilyar, yung butas po ng bilyaran para po siyang lumalaki. Pero pag matagal ka nang hindi naglalaro, yung butas po, kahit sima, lumiliit siya. Ganun po yung trick doon. Kaya kung lagi ka naglalaro, parang makita mo yung mga ibang player, parang gagaling nila. But actually, because of the repetition, just like what Kobe Bryant said, hindi ko ito makalimutan, nung si Kobe nagkaroon ng 81 points, in interview siya, kumusta? Kobe, you are very lucky right now, tonight. Ganun sabi ng reporter. Sabi ni Kobe, no, I'm not lucky because that made shots that I made tonight, I already practiced it 1,000 times. Ibig sabihin yung lahat ng tira niya sa iba't ibang part na yun, na-practice na yun ng paulit-ulit. Kaya hindi siya lucky. Kumbaga, grabe yung effort na ginawa niya. And nung natanong ko rin kay Nomer, sabi ko, Nomer, ano yung maintenance mo? Ano yung maintenance mo pag, para ma-maintain mo yung skills mo sa pagbibilyar? Alam mo, sabi niya, ang maintenance niya, umaabot siya ng 3 to 4 hours. Every day, laro niya. Maintenance yun. Iba pa yung laro niya tuwing may tournament. Pag may tournament daw, minsan nagte-10 hours, 12 hours daw siya naglalaro talaga. Then, that's the price. Kaya kailangan pa natin maintindihan, classmate. That's the price. If you really want to get something, you need to spend more time doing it. Kaya nga, di ba nasabi ko kanina, ang tama at mali, depende sa goals nyo. Kaya kung gusto nyo maging successful sa career, di, magbigay kayo ng maraming oras sa career nyo. Kung gusto nyo maging successful sa love life nyo, magbigay kayo ng maraming oras sa love life nyo. Basta bottom line for me, lahat ng pinakataong successful, I could say na rin naman siguro successful na rin naman ako, na talagang sobrang punong-puno po ang schedule ko every day. Wala po talaga kayong makikitang bakante, talagang ano, normally ang mga 2 months, 3 months ahead, tapos na po ang schedule ko, talagang punong-puno na. Kaya at least nagkaroon po kayo ng glimpse ano po yung ginagawa ko para sa lahat po ng vlogs ko dito, talagang i-reveal ko po lahat ng ginagawa ko kasi gusto ko matawid ko po kay classmate. Gusto ko matulungan kayo na maging successful at makuha nyo rin syempre yung mga gusto nyo sa buhay. Kaya again, kung
congratulations po sa ating lahat, classmate, kasi grabe, 40,000 subscriber na tayo. And ang bilis, dumami, nakakatawa lang po. And sobra pong salamat sa effort ninyo, sobra pong salamat sa panonood, and sobrang salamat din po sa mga comments nyo. Rest assured, lalo ko pang gagalingan, lalo ko pang pagaganda itong vlogs natin para mas marami pa tayong matulungan na magbago ang buhay. Kaya paano yan, classmate? Magmi-meeting pa ako, magbi-prepare na ako kasi 100 laging pera. 120 na. I still have 10 minutes para mag-prepare kasi may meeting pa po ako. Okay, Docs? Kaya paano yan?